Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ngayon po mga kapatid ay March 29, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, let us start in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Dahil sa aming pagising, taglay namin ang kalakasan at taglay namin ang kalusugan. Salamat sa inyong protection, salamat sa inyong provision dahil hindi niyo po kami pinagkukulang, ang biyaya niyo po ay sapat sa bawat araw, sa bawat isa sa amin. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming pong makakasama ngayon. Bless niyo po ang aming mga buhay kasama ng kanya-kanya naming pamilya. We firmly believe that your word will not come back void, it will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us so that we will be edified, we will be encouraged, and we will be empowered with your words. Salamat din sa isang magandang araw na inyo pong pinagkalob sa amin. Naniniwala kaming lubos na mayroon na naman po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala sa umagang ito sa bawat isa sa amin. That's why, Lord, we expect that we will receive all those blessings that you have stored and prepared for us today. And this we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 5. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. And in Amplified Version, Ephesians chapter 2, verse 1 and 5. And you, He made alive when you were dead, slain by your trespasses and sins. Even when we were dead or slain by our own shortcomings and trespasses, He made us alive together in fellowship and in union with Christ. He gave us the very life of Christ Himself, the same new life with which He quickened Him, for it is by grace, His favor and mercy, which you did not deserve, that you are saved, delivered from judgment, and made partakers of Christ's salvation. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon mga kapatid. We all know ng author po ng Ephesians is no other than Apostle Paul. And Apostle Paul, siya po ang author ng almost one-third of the New Testament books, Brethren in Christ. At ang kanyang mga letters ay kilala pong Pauline Epistles, mayroon pong Pastoral Epistles, mayroon pong Prison Epistles. At of course, mayroon pong tinatawag na General Epistles, Brethren in Christ. Kaya dito ay kanya pong sinasabi sa kanyang epistle to the Ephesians believers na tayo dati ay sabihin natin separated because wala naman pong spiritual death, mga kapatid, manapay mayroon pong kamatayan ang kaluluwa. Pero ang ibig po sabihin ng tayo ay patay, ibig sabihin we are separated from Christ because death means separation. Nung tayo ay makasalanan pa, mga kapatid, tayo ay hiwalay ho sa Diyos. Ngunit tayo ay binuhay kalakip ng ating Panginoong Hesukristo at ngayon ang buhay na mayroon tayo ay bagong buhay, mga kapatid. And again, it's all by the grace of God, favor of God, and mercy of God. At binanggit ho dito, mga kapatid, na tayo ay iniligtas, delivered from judgment, and partakers ng ating Panginoon. That's why our to this message, brethren, grace and promises of security in Christ, which entitled, we are made alive in Christ Jesus. I would repeat, we are made alive in Christ Jesus. Kaya tayo po, mga kapatid, ay buhay. Kung ating dinefine ang death as separation,
Then ngayon, we define naman ang tinatawag nating life as connected onion. Ang sabi nga po kanina, mga kapatid, sa ating binasa, na tayo, mga kapatid, ay mayroong fellowship. Tayo ay mayroong union with Christ Jesus. So meaning, tayo po ay connected. Tayo po ay mayroon na naman pong relasyon. Tayo po ay intimate with the Lord, and we are close to God, brethren in Christ, because we are made alive in our Lord Jesus Christ. Kaya nga, mga kapatid, sinasabi po, kung tayo po ay connected sa buhay, then magdadaloy ang buhay sa atin, mga kapatid, dahil maganda po ang pagka-define ng Amplified Version, that He gave us the very life of Christ. The new life that we have, or the life that we have, is the very life of Christ, mga kapatid. Mismo ang buhay ng ating Panginoon, mga kapatid. And our to this grace and promises of security in Christ, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for us just to read the Bible or just to listen preachings of God's words, but we need to agree it personally, we need to believe it personally, we need to claim it personally, and we need to declare it personally, so that there will be manifestation sa buhay po natin, mga kapatid. Kaya this point of time, we are going to tackle at atin pong i-acronym ang salitang Pledges, brethren in Christ. What kind of life we have in Christ, since na tayo po ay binuhay na kalakip niya by His grace, favor, and mercy. So i-acronym natin, mga kapatid, ang salitang pledges, P-L-E-D-G-E-S, brethren in Christ. First point, we are partakers by grace or favor and mercy. Ang sabi sa ating binasa kanina, mga kapatid, we are partakers. Tayo, mga kapatid, ay mga kabahagi. Anuman ang mayroon ng ating Panginoon, we are partakers. If Jesus Christ ay sabihin natin ay He Himself is blessing, then partakers tayo ng blessing. Kung si Jesus Christ ay buhay, then partakers tayo ng buhay. Kung si Jesus Christ ay sabihin natin, mga kapatid, ay tagumpay, then partakers tayo ng tagumpay. Whatever the Lord has, brethren, ay mayroon po tayo, and we are partakers. Lagi po natin tandaan, anuman ang mayroon ang ating Panginoong Hesukristo, tayong lahat ay partakers bilang mga anak ng Diyos, born again Kristiyano at mananampalataya. Second point, we are loved by grace or favor and mercy. Tayo po ay nakaranas ng pagmamahal. Ang sabi nga, mga kapatid, we are now union with our Lord Jesus Christ. We have now fellowship with our Lord Jesus Christ, so that we will experience His love. Kaya tinatawag po tayo, mga God's beloved, brethren in Christ. Alam naman po natin, ang isang beloved ay hindi po hinahayaan na masaktan. We are well protected, we are well cared, and we are, sabihin natin, mga kapatid, everything na makakabuti po sa atin, because ang Diyos ay nagmamahal sa atin, mga kapatid. And then third point, we are ever blessed by grace, favor, and mercy. Naniniwala ho ako na tayo po ay forever blessed. We have been blessed yesterday, He will bless us today, and He will bless us also tomorrow. So we will be ever blessed, brethren in Christ, by grace. Kaya nga po, ang paggising natin na taglay natin ang kalakasan, taglay natin ang kalusugan, taglay natin ang buhay, it means, mga kapatid, these are blessings, at ito po ay patuloy po nating natatanggap sa bawat araw. At kailanman ay hindi ho tayo pinagkukulang ng Diyos, meaning ang pagpapala ng Lord ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa atin because of the grace of God. So again, we are ever blessed by grace and favor, mercy of God. And then fourth point, we are delivered by grace, favor, and mercy.
binanggit kanina sa ating binasa, mga kapatid, na we have been delivered. Of course, pinalaya tayo sa kasalanan, pinalayo tayo sa kasamaan, pinalaya tayo sa kasakunaan, pinalaya tayo sa kasakitan, pinalaya tayo sa kahirapan. We have been delivered in so many things. Kaya mga kapatid, makikita ho natin na dapat ito natin maunawaan na pinalaya na tayo sa lahat ng mga negatibong bagay upang tayo ay makatanggap ng mga positibong bagay. Pinalaya na tayo sa lahat ng masasamang bagay upang ating matanggap ang lahat ng mga mabubuting bagay. And then fifth point, we are guaranteed by grace, favor, and mercy. Tayo po ay ginarantiyahan. Of course, our guarantee, our zeal is no other than the Holy Spirit. So the moment we receive our Lord Jesus Christ, the moment we have Christ in our lives, brethren, we have been already guaranteed by the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, tanda na tayo po ay sabihin natin, tayo ay tanda na sa Diyos tayo, mga kapatid. Kaya tandaan po natin, everything we do, mayroon tayong assurance sa ating Panginoon because we are guaranteed by grace of God. Kaya nga po mga kapatid, nakakatiyak tayo na tayo ay pinatawad because of the grace of God. We have been guaranteed that we are forgiven because of the grace of God. We have been guaranteed that we are cleansed because of the grace of God. We have been guaranteed that we are the righteousness of God because of the grace of God. We have been guaranteed that we are protected because of the grace of God. Everything, brethren in Christ, has been guaranteed to us by the grace, favor, and mercy of God. And then, sixth point, brethren, we are eternally saved by grace, favor, and mercy. Naniniwala po. Kaya nga, ang sabi ng Bible, those who believe in the Lord Jesus Christ will have eternal life. At kailan nag-start ang eternal life? Of course, hindi naman po after death, mga kapatid, ang buhay, kundi the moment we receive our Lord Jesus Christ, we accepted Him as our Savior, Lord, and God, that is the very moment that we have eternal life. Kaya ang ating eternal life ay nagsimula na po nang tanggapin natin si Kristo. Kaya tayo ngayon ay may buhay na walang hanggan. And Jesus promised us that eternal life ay hindi ho mawawala sa atin, mga kapatid. Kaya we are eternally save brethren in Christ. Tayo po ay ligtas dahil kasama natin ang ating Panginoon, mga kapatid. And then seventh point, we are secured by grace, favor, and mercy, mga kapatid. Naniniwala po ako na tayo po ay secured, of course, by the grace of God, favor, and mercy of God, brethren. Secured sa lahat ng mga lalang ng kaaway, sa lahat ng mga banta ng kaaway, sa lahat ng gawa ng kaaway, either ito man po ay kanyang devices, ito man po ay kanyang snares, ito man po ay kanyang tactics, ito man ay kanyang strategies, ito man ay kanyang schemes. So whatever, brethren, nalalang gawa at banta ng kaaway, brethren, we have nothing to worry, we have nothing to fear because we have been secured by the grace, favor, and mercy of God. Kaya to sum up of our today's message, brethren, grace and promises of security in Christ, which entitled, We Are Made Alive in Christ Jesus. And our today's grace and promises of security in Christ, in which we need to agree, believe, claim, and declare, we tackled at ating pong inacronym ang salitang pledges. What we have in Christ, first, we are partakers by grace, favor, and mercy. Second point, we are loved by grace, favor, and mercy. Third point, we are ever blessed by grace, favor, and mercy. Fourth point, we are delivered by grace, favor, and mercy. Fifth point, we
are guaranteed by grace, favor, and mercy. Sixth point, we are eternally saved by grace, favor, and mercy. Seventh point, we are secured by grace, favor, and mercy. And these are the acronym of the word pledges: partakers, loved, ever blessed, delivered, guaranteed, eternally saved, and secured. Of course, by grace, favor, and mercy of God. Kaya, mga kapatid, tandaan po natin ang binabanggit po dito nung dati hiwalay tayo sa Diyos dahil sa ating kasalanan, ngunit we have been restored and reunited to our Lord Jesus Christ para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Buhay na katulad ng buhay ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay magpasalamat po sa Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat truly that we have made alive in you through our Lord Jesus Christ and by your grace, mercy, and favor. Salamat, Jesus, because the life that we have is the same life that you have, Jesus. Salamat because we have been partakers, we have been loved, we have been ever blessed, we have been delivered, we have been guaranteed, we have been eternally saved, and we have been secured by your grace, your favor, and your mercy. Salamat, Panginoon, dahil tunay nga po na napakabuti po ninyo sa amin, napakamatapat po ninyo sa amin, at napakabait po ninyo sa amin. Salamat sa iyong mayamang biyaya, Panginoon. Patuloy po ninyong pagpalain ng bawat isa sa amin. Of course, Lord, spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and all aspects of our lives. Salamat din sa aming mga kapatid na may mga negosyo. We continually pray na i-bless nyo po ang kanilang negosyo. Sa aming mga kapatid na mga nagtratrabaho, we continually pray na i-bless nyo po ang kanilang trabaho. Sa aming mga kapatid na nag-aaral, we continually pray na i-bless nyo po ang kanilang pag-aaral. Sa aming mga kapatid na mga nasa kanya-kanyang bahay lamang, ano man po ang ginagawa, we continually pray na patuloy rin po ninyo i-bless ang gawa ng aming mga kamay. Wala isa man sa mga anak mo, Panginoon, ang hindi makakaranas na iyong pagpapala dahil ikaw ang Diyos na mapagpala sa inyong mga anak. Salamat din sa isang magandang araw na inyong pong ipinagkalob sa amin dahil minsan pa aming tatanggapin ang iyong mayamang biyaya at mayamang pagpapala na inihanda po ninyo sa amin sa umagang ito. That's why throughout the day, sa buong araw, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant, favored, blessed, at higit sa lahat, sa buong maghapon kami po ay well protected with your precious blood because we are surrounded with your angels and we are bearing your powerful name. This all we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.